Maggie Wilson, biktima ng troll farms. Pero bago po natin pag-usapan yung kaso ni Maggie Wilson, alam nyo talagang lipa na po ang fake news. Naalala nyo yung sinabi ni Senator Raffy Tulfo na ang mga fake news daw o yung mga nagpapakalat ng fake news usually ay mga vloggers. At tahasan niyang sinabi na ang mainstream media ay hindi nagpapakalat ng fake news dahil sila daw o yung mga reporters ito will be accountable doon sa istasyon o doon sa media outlet na kanilang pinagtatrabahuhan. Obviously, ang gustong palabasin ni Senator Raffy Tulfo, walang fake news sa mainstream media. One night, habang nagbabrowse ako sa Google, that was on a Friday, September 29 at 2:08 a.m. Gusto ko kasing malaman kung meron na bang mga hoarders and smugglers na nakasuhan at naipakulong sa lahat po ng naging presidente natin. Mula kay President Cory Aquino hanggang kay President Rodrigo Duterte. Gusto ko lang malaman kung may mga big-time hoarders and smugglers na nga na nahuli dyan. So nung nag-search ako sa Google, meron pong isang article doon that caught my attention. Hindi po ba dito lumalabas yung mga titles to mga article at parang merong maliit na synopsis para bigyan ka ng idea kung ano ang nilalaman ng article. So ito, nabasa ko. Una, from the Manila Times, DOJ eyes 6 smugglers. Read, next, drought to hit Metro Manila. 24 names cropped up during a Senate ... Meron pang isang article from Manila Times pa rin, Escudero Prads Customs charge rice smugglers. Smuggling and hoarding rice. Smugglers has been charged. The public is waiting on the next action of the ... Ito ang nakakawindang. Galing sa Inquirer.net. Newsinfo.inquirer.net. Yung title niya, Government Asked, Why Still No Rice Smugglers Charged? Pero kakaiba po yung kanyang synopsis. Ang nakalagay dito, no one will dare to charge the smugglers because BBM's brother-in-law is connected to smuggling. Who will have the ... So ako naman, kinlik ko agad yung link na yon para mabasa itong sinasabing no one will dare to charge the smugglers kasi daw kamag-anak ni BBM o yung brother-in-law niya, meaning kapatid ng kanyang asawang si First Lady Lisa Marcos, ay konektado sa smuggling. And this is what popped up. Ito po, government asked why still no rice smugglers charge. Ito ay in-upload noong September 22, 2023 ng 5:30 a.m. by Jerome Aning Melvin Gascon. Binasa ko po yung buong article at wala akong nabasa na binabanggit na konektado yung kapatid ni First Lady Lisa Marcos, which is PBBM's brother-in-law, sa smuggling. Ano to? Fake news ng Inquirer.net? So kanina, bago po ako nag-umpisa ng vlog na ito, hinanap ko po ulit itong article na to ng Inquirer.net. At ito po ang lumabas ngayon, October 1 at 2:11 p.m. Inquirer.net, newsinfo.inquirer.net. Pareho pa rin po siya ng title. Government asked, why still no rice smugglers charged? Pero iba na po yung nakasulat doon sa synopsis. Please educate me kung tama po yung word ko, kung synopsis nga yung konting information na nakasulat doon para i-click mo yung link. Senator Francis Escudero on Thursday challenged the Bureau of Customs to file criminal charges against ... So, kinlik ko po yung link and this is what popped out. Pareho pa rin po yung article na lumabas nung una kong kinlik yung link nung Friday, September 29. Government asked why still no rice smugglers charged. At pag binasa mo yung buong article, wala pong binabanggit about PBBM's brother-in-law na konektado sa smuggling. Bakit po kaya binago ng Inquirer.net yung kanilang synopsis?
Sila po kaya ang naglagay ng information na yon para ikaw ay ma-clickbait? At bakit sasabihin, nung una kong nakita yung article eh, no one will dare charge or ask PBBM tungkol sa kanyang brother-in-law dahil ito mismo ay konektado sa smuggling? Bakit ngayon, in a matter of days, iniba po yung nakasulat doon sa maikling introduction? Hindi na po tungkol sa brother-in-law ni PBBM na involved sa smuggling. Yan ba ang sinasabing walang mainstream media na sangkot sa fake news na nagpapalaganap ng maling impormasyon? Hindi kaya na-call out ng otoridad itong Inquirer.net na to, kaya nila pinalitan yung maikling introduction dito sa Google? So ito ba ang sinasabi ni Senator Tulfo na walang fake news na pinapakalat ang mainstream media? Ito po, mabuti na lang in-screenshot ko. Pareho siya ng title, magkaibang araw, pero magkaiba siya ng information para i-click mo at basahin mo yung article. Hindi naman po pwedeng sabihin na malikmata lang ako dahil in-screenshot ko po. Magkaibang araw, same article, different intro ng kanilang mga topics. So tayo po ay dapat maging mapagmatsyag. Talaga pong konektado din itong mainstream media sa pagpapakalat ng fake news. So kailan ba tayong maniwala kay Senator Rafi Tulfo nung sinabi niyang walang fake news na inilalabas ang mainstream media? Okay, mabalik po tayo dito sa issue kay Maggie Wilson. Doon po sa mga hindi nakakakilala kay Maggie Wilson, siya po ay dating beauty queen na ex ni Mr. Consunji. Nakalimutan ko po ang pangalan. Victor Consunji po yata. Please correct me if I'm wrong. Pero hindi po tayo magde-delve sa kanilang personal issues. Para sa akin, it is against them na mag-ex or mag-asawa dati. Dito po tayo sa issue na naging biktima si Maggie Wilson ng troll farms. If you will remember, nung panahon ng eleksyon, nasabay-sabay na naglabas ng kanilang video sa TikTok para siraan ang isang kandidato, which happens to be President Bongbong Marcos. At itong mga TikTokers na to ay sumusuporta sa isang natalo kandidato. Sila daw ay allegedly binayaran from 10,000 to 15,000 per video na ina-upload nila. But then, may mga TikTokeris na lumabas at sinabi at inamin na sila ay bayaran. Anyway, kahit na sila ay nagkaroon ng concerted effort, natalo din naman yung kanilang kandidatong sinusuportahan. Dito naman po, kay Maggie Wilson, meron po siyang isang kumpanya. At sinasabi naman na allegedly may mga kaso itong si Maggie Wilson at saka yung kanyang company. Pero sinasabing ito daw ay pakana ng kanyang ex. So again, hindi na po tayo magde-delve dyan sa issue na yan. Doon po tayo sa mga troll farms na sinasabing hindi naman nila kilala si Maggie Wilson, pero dahil po sila ay binayaran to the tune of 8,000 pesos per video, sabay-sabay po silang naglabas ng video almost at the same time. At yung kanilang intro ay almost the same. Panoorin po natin itong compilation na to. Mga be, habang nag-i-scroll ako sa Instagram kanina, alam nyo ba guys, habang nag-scroll ako sa Instagram, nakita ko yung story ni Maggie Wells. Alam nyo ba guys, na habang nag-i-scroll ako sa Instagram, nakita... Nag-i-scroll ako sa IG ko, nakita ko yung... Habang nag-i-scroll ako dito sa TikTok, mga kaula, may nakita akong na-scam. Ang sakit ng ulo ko. Alam nyo ba guys, na habang nag-scroll ako sa Instagram, is nakita ko yung story ni Maggie Wilson? Alam nyo ba guys, habang nag-scroll ako sa Instagram, is nakita ko yung story ni Maggie Wilson? Habang nag-scroll ako sa Instagram, nakita ko yung story ni Maggie Wilson. Habang nag-scroll ako sa Instagram, nakita ko yung My Day ni Ma'am Wilson. So, napanood nyo, pansinin ninyo, halos pare-pareho sila ng opening. So, yan po ay nakarating sa atensyon ni Maggie Wilson. At sabi po dito sa Cosmopolitan, Maggie Wilson to sue TikTok content creators for alleged smear campaign against her. Maggie Wilson is determined to bring another case to court. On Instagram, Maggie exposed a couple of TikTok content creators for allegedly implementing a smear campaign against her. She is set to take legal action against the content creators who have been allegedly paid for the campaign as well as the public relations company
that supposedly led it. She has encouraged everyone to take a step forward and admit their mistakes, also hoping to get more evidence for another legal battle. Sulat po ni Maggie sa kanyang Instagram story. Please DM at I am Team Connor on Instagram with all screenshots of messages from your managers, friends, and others that instructed you on the campaign. Once we receive it, we will decide whether to include you in our legal action through the criminal justice system. According to the screenshots posted by Maggie, the Facebook group chats Bene Project and Second Video were purportedly led by a certain individual named Benedict Paredes. He was the one who set a script to the other content creators and even coached them on how to make their videos believable. Ito po yung screenshot ni Ms. Wilson sa mga pag-uusap ng grupong ito sa chat. This is the script. Please, lagyan nyo ng sarili ninyong atake. Mag-adlib kayo. Yung ibang sentence, pwede nyo palitan ng other version as long na nandoon yung thoughts. Sabi pa dito, you can now begin. Send draft within the day. Once approved and posted today, sabi ng client, babayaran agad bukas. Hindi ba nakakatakot ito? Magpo-post ka, susundin mo yung script, sigurado ka ba na totoo yung issue? Kung papansinin nyo po itong mga mukha ng mga TikTokers na to, halos puro kabataan, mga hindi pa alam kung ano ang magiging consequence ng kanilang ginagawa or ng kanilang gagawin. All for the money? Dahil sa 8,000? Eh kung ito naman ay ikapapahamak mo, hindi nag-iisip itong mga kabataan na to. Although parang inassure naman sila nung nagbigay ng script sa kanila. Sabi kasi dito, at dapat sinearch nyo din muna bago kayo gumawa. Pero it is all facts. Wala namang hindi totoo. Magkakaparehas lang ng script. Binigyan kayo ng idea, sinabihan kayo, lagyan nyo ng sariling atake at adlib. Ang nangyari naman kasi, kung napanood din nyo, pare-pareho yung opening nila eh. Ang sabi nila, while they were scrolling, habang tinitignan nila yung kanilang IG, lumabas yung gantong issue kay Maggie Wilson, pare-pareho po. At sinabi ni Miss Wilson, halos pareho ng time ng kanilang pag-upload. Nilabas ni Miss Wilson itong post ng Benny Project sa kanilang chat. Important instruction. Please read the script first para maintindihan mabuti ang gagawin. Hindi kailangan word by word ay sabihin. Pwedeng magbigay ng reaction katulad ng grabe naman no o nakakagulat talaga to. Kailangan ng personal na adlib o ito ang tinatawagan ng mga words na wala dito pero ang mga reaction o words ay makakapagpaganda at pagmumukhang tunay at descript lamang ang sinasabi. May sample pa nga itong Benny Project eh. So kunyari ikaw ang influencer, ito ang opening mo. Magandang araw sa inyong lahat, ako po si so and so at sa video na ito pag-uusapan natin ang controversial na issue tungkol sa Akasa, isang negosyo na pag-aari ni Maggie Wilson. May mga tanong ba kayo kung scam ang Akasa? Sa video na ito, aalamin natin ang mga akusasyon laban sa Akasa, ang epekto ng so and so and so and so. Itong mga influencers naman ito, porke sila ay babayaran. Kagat naman sila. Hindi nyo ba alam na yan ay paniniram puri? Unless meron kayong ipapakitang ebidensya na totoo yan. Sabi pa dito sa binabasa kong article, in another group chat, it appeared that 8,000 was the supposed talent fee for each person who would post a video against Maggie and her company. As of writing, most of the videos have already been deleted, but of course, Maggie was quick to reveal everything on her own Instagram. One TikTok content creator, Rolling J, retracted his decision to continue carrying out the alleged smear campaign. He exposed that everything was scripted. Yes po, scripted po talaga siya. Meron po kaming iisang script. Isa ako sa nag-upload nun. Hindi ko agad na-realize na mali talaga siya. And yes po, bayad po yun. Nag-reach out na rin ako kay Ma'am Maggie and nag-sorry na rin po ako. Yan po ang sabi
ni Rolin. May sinabi na rin pong pangalan si Maggie Wilson kung sino ang iniisip niya na naglabas ng smear campaign. Hindi ko na lang po babanggitin, hanapin nyo na lang po, i-search ninyo dahil para sa akin personal po nilang buhay yan. So, lumabas itong Rolin at sinabing scripted po. At nung nagpahayag si Maggie Wilson na ididimanda niya yung mga content creator na to. Teka muna, paano ba tinawag na content creator? Pukuha lang kayo ni script, tatanggap kayo ng mga maling informasyon para ipakalat sa TikTok? Content creator na kagad ang tawag sa inyo? Sabagay maganda yan, para itong mga kabataan ito ay matuto ng leksyon na hindi lahat sa social media ay pwede mong i-post. Sabi nga noon eh, think before you click. Bago kayo mag-post, siguraduhin yung tama or meron kayong resibong ipapakita once na kayo ay pagbantaan na ididimanda. Meron pong kaukulang kulong ang cybercrime at yan pong cyber libel. Huwag kayong pasisilaw sa maliit na halaga. Well, ngayon po, 8,000 is 8,000. That money will go a long way para matulungan kayo. But, kung ang kapalit naman ito ay ang dangal ninyo, ang pagkatao ninyo, at yung posibilidad na kayo ay makulog, mag-isip-isip po kayo. Apakadaling sabihin na, nag-sorry po ako. Hindi po ganun ngayon yan. Kahit na mag-sorry ka pa, tutuluyin at tutuluyan kayo ngayon. Dahil hindi po pwede ngayon yung gagawa ka ng kalokohan tapos magsosorry ka na lang. Sabi pa dito ng Rolin, hindi ko agad na-realize na mali talaga siya. Wala ba kayong mga utak? Hindi nyo inisip o nagdalawang isip na baka mali itong ginagawa ko? Now, lalo na ngayon na may kampanya ang ating gobyerno para labanan yung mga nagpapakalat ng fake news. So ngayon, natakot yung mga influencers na to, yung mga content creators na to, at sabay-sabay din silang humingi ng public apology. At sabay-sabay din silang humingi ng sorry at paumanhin kay Miss Maggie Wilson. Panoorin po natin. In-upload ng mga content creators tungkol kay Maggie Wilson. Yes po, scripted po talaga siya. And meron po kaming iisang script. And isa ako sa mga nag-upload nun. Hindi ko agad na-realize na mali talaga siya. And honestly, wala talaga akong alam sa issue na yan. Hindi ko kilala kung sino yung mga na-scam, kung scammer ba talaga sila. And to Maggie Wilson, I'm so sorry. And to sa company nila na Akasa Manila. And oo, isa ako sa mga naunang gumawa ng video. And hindi ko in-expect na gagayahin nila lahat yun, pati yung expression ko. Hi guys, this is Suyu Queen. Ang gusto ko lang mag-public apology po sa ginawa ko pong video about sa issue ng Akasa Manila without knowing po sa mga nangyari. Hi guys, this is RG Roquero. And alam ko naman na alam niyo na yung about sa issue ni Miss Maggie Wilson and Kim Kunur. And I am the one who promoted the video na they are scammer daw. Oh, ayan. Ngayon, para kayong maaamong tupa na na-realize nyo na mali pala talaga yung ginawa ninyo. Saka dito naman sa mga may pakana ng mga gantong mga smear campaign, huwag po nating ilagay sa alanganin ang buhay ng ating mga kabataan. Huwag po natin silang silawin sa pera. Alam po natin, mahirap kumita ng pera ngayon. Tapos sisilawin nyo sila o bibigyan kita ng gantong halaga, basta sirain mo lang si ganito. Akong bahala sa'yo. Totoo yan, sinasabi ko. Ikaw naman, hindi ka na magre-research dahil sinabi sa'yo, totoo yan. The mere fact na babayaran ka para ikaw ay magpakalat ng balita, magduda na kayo. Dahil kung totoo yung sinasabi mo, kung ikaw ay nag-research, pwede ka magkaroon ng content. Pwede mong ibalita sa channel mo nang walang magbabayad sa'yo dahil sigurado ka na ni-research mo yung topic mo at ikaw ay hindi makakasuhan ng libel. Ingat-ingat po ang mga kabataan ngayon dahil meron po talaga mga ganitong klase ng tao na sisilawin kayo at ooperan kayo ng malaking halaga para lang manira. Madami pong ganyan ngayon sa social media, yung naninira ng ibang tao na hindi nila alam na ang paninira po ay may kaukulang parusa. Kayo po, ano ang masasabi niyo dito sa Inquirer.net? At sa mga troll farms na nabuko ni Miss Maggie Wilson. Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.